uri ng sakit. MX3, tunay natural at renal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat na walang katapat. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Lang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan, live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Api, araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, Damdaming Bayan. Ang pakikinig ng radyo ay parang kayamanang naipamamana sa bawat henerasyon ng pamilyang Pilipino. Sa pagdiriwang ng 85 taon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, ikaw ba ay may kwento? Iniimbitahan ang bawat pamilyang Pilipino na i-share kung paano ninyo na mana ang pagsubaybay sa DZRH. Ipadala lamang ang inyong kwento sa dzrhnewsdesk@gmail.com. 10 ang mabibigyan ng pangkabuhay at showcase mula rito sa aming himpilan at baka kayo na ang nararapat sa DZRH gawad pamilyang Pilipino. Dahil saan mang sulok ng mundo, nagpapatuloy ang kwento ninyo. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Matchpoint Season 3, tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alam mo bang 85 years na ang kauna-unahang radyo sa July 15? Ikaw, 85 years old ka na rin ba sa mismong anibersaryo ng DZRH? Kung ipinanganak ka ng July 15, 1939, ikaw na nga ang hinahanap namin! I-celebrate tayo ng bongga dahil re-regaluan ka ng DZRH! DZRH Ka-Birthday Promo! Ipadala sa DZRH MBC Building Vicente Soto Street CCP Complex Pasay City ang original copy ng iyong birth certificate kasama ng iyong picture, hawak ang dyaryo na kita ang petsa kung kailan ka kinunat at sagot na namin ang pambirthday mo! Deadline of submission is on June 30, 2024. Kaya kung ka-birthday ka ng DZRH, sali na! Ang DZRH Ka-Birthday Promo ay atin sa inyo ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ako po si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng Linggo. Huwag kaligtaan!
Pumasok ako sa mundo ng media nang walang formal background sa pagsulat ng balita, natakot humarap sa kamera at nahihiyang makipag-usap sa mga tao. Pero sa tulong ng DZRH, dito nabuo ang pundasyon ko sa pagiging content producer at news writer. Mas namulat ako sa realidad at isyu ng lipunan. Mula sa mga pag-iingat at accuracy sa pagbabalita, standards sa pagsulat, hanggang sa prinsipyo bilang isang mamamahayag, lahat ng yan dito nagsimula sa DZRH. Kung saan man ako dalhin ng tadhana, I know that I'll always owe my beginnings to this company. Mula sa DZRH TV, ako po si Arnold Herrera. Bumabati ng happy 85th anniversary sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Suporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May. May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online, DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga po sa lahat nating mga ginigiliw na tagapakinig Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta na po kayo? Araw po tayo ng Lunes. Happy Monday morning. Ngayon pong June 17, 2024. Muli, samahan niyo pong yung lingkod May Binauhan dito pa rin po sa DZRH Operation Tulong. Tuloy-tuloy po tayo sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Alas 10 hanggang alas 11 po tayo ng umaga. Uy, ingat pa rin ha. 28 lugar pa rin po sa ating bansa ang nakapagtala ng danger level ng heat index kahapon. Ngayon kayang araw, At kabilang po tayo dito sa Pasay City, ha? Nakaranas ng 44 degrees Celsius, kaya pala kahapon mainit. Ayan, naitala po ha ng Pag-asa yung pinakamataas daw po na heat index kahapon. 48 degrees Celsius, tag-ulan na yan ha. Diyan po sa Apari, Cagayan. May aking mga kababayang Ilocano. Napudot pa ilang DJ. Jayanda. Ilocano. 47 degrees Celsius sa Bukay, Bataan. 46 degrees Celsius daw ang heat index naman diyan sa Dagupan City, Pangasinan, kabilang po ang mga taga Tuguegarao City, diyan pa rin po sa Cagayan. At maging ang Baler, Aurora, at ang bayan po ng Kasiguran, Aurora. So yan po. Yan ang ating weather, kaya tayo po ay mag-iingat pa rin ha. Bagamat alam natin na tayo po'y tag-ulan na, mainit pa rin naman panahon natin. Weather lang talaga. Anyway mga kaibigan, meron po tayong pasyenteng tutulungan maya-maya lamang. Pupunta tayo ng Valenzuela City kung saan meron po tayong pasyente mamaya diyan. Kaya standby din po. Sa lahat po ng mga nag-aantabay sa ating DZRH Mas Malakas Online, dami na nanalo ah. Oo, pagka nanalo na kayo, ayan, bigyan nyo naman ng chance yung iba. Ha? Para everybody happy. Oo, pagka para naman masaya ang lahat. Sa ating instant pa-premyo sa DZRH Mas Malakas Online. At syempre, dahil ngayon po ay happy Monday morning. Abay, pakishare lamang po ang ating programa ha doon sa mga nanonood po ngayon sa DZRH News Live Facebook page. Ayan, share lang. Ayan, pakishare lang po ang ating programa at mamaya magkaroon po kayo ng chance na manalo sa ating DZRH Mas Malakas Online. Mamayang hapon, sa telepono naman yun. Diba, bibilis eh. Oo nga, bibilis tumawag. Anyway,
holiday ba ngayon? Hindi naman, ano? Holiday ba? Holiday? Kaya pala eh. Parang hindi ko kasi feel na holiday eh. Wala nakaka-feel ng holiday sa atin. Oo, kasi may programa. Uy, sabi ng Dolly ha, dahil ngayon ay holiday. Oo, nakalimutan ko na holiday pala ngayon eh. Kaya may paalala po ha ang Department of Labor and Employment sa mga mga employer ha. Huwag niyong kalilimutan eh, ang pasasahuri niyo po ngayon ha, ay yung mga manggagawa na pumapasok ng holiday. Ayan, katulad po namin. Oh, diba? Ayan, so makakatanggap ng magkano ba? 200%, no? 200% pay, no? Yung mga empleyado na papasok ng holiday at magtatrabaho po ng 8 hours. Ayan, no? More than 8 hours. Diba? And then another 30% sa hourly rate, sa oras na sila ay mag-overtime. Dapat pala ganun yung rate ko, no? Ang dami ko nakalimutang holiday sa buhay ko. Pinapile ba yun? Namantala, tatanggap naman po ng 30%, ano? Ayan, sa kanilang hourly rate, bukod nga dun sa 200% na basic pay. Ayan, yung mga empleyado magtatrabaho ngayon pong holiday. Tapos, rest day. Kung rest day nyo pa, kailan bihira may rest day ng Monday eh. Ayan, dito sa amin, bihira yun. Diba? O, regular holiday po ngayong Lunes, June 17, bilang observance. Ayan, sa ating mahalagang araw po ano, ng ating mga kababayang Muslim. Ah, ito yung Feast of Sacrifice, Eid al-Adha. Ayan, so sa ating mga kababayang Muslim. Okay, so standby lang. Meron po tayong pasyente, sandali lamang standby. At syempre, antabayanan po natin ha, mamaya-maya... ating bigyang daan yung ating pasasalamat sa ating pong mga partner organizer ng bloodletting activity kahapon. Congratulations Kuyang 9J Colitas sa mga nag-donate po ng dugo kahapon. Happy Father's Day. Oy, Happy Father's Day po kahapon sa lahat ng mga tatay. Ayan, sa mga nanay at tatay. O, diba? So, congratulations Kuyang 9J Colitas. Mamaya, standby po. Babalik po tayo sandaling-sandali lamang at standby sa ating pong pasyenteng tutulungan ngayong pong holiday. Happy Monday morning. DZR Reach Operation Tulong. Tingnan nyo oh, puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Sa Pride Bar, pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel. Dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunood sa bawat tibla. Kaya ang gamit ay kislap puti at panayat pa sa kamay. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Pride Bar. Ilang puti, kislap puti. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin Max Protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plano ng kaldero. Tanggaling for every day. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS.
Sa ngalan ng Department of Labor and Employment, aking ipinapaabot ang mainit at masayang pagbati sa lahat ng bumubuo ng DCRH sa pagsapit at pagdiriwang ng kanilang ika-85 taong anibersaryo. Ang tema ng iyong anibersaryo, sama-sama sa ika-85, ay sumasagisag at matibay na nagpapatunay ng kalidad at kapuri-puring serbisyo publiko na inyong ipinagkaloob sa loob ng 8 dekada sa sambayanang Pilipinas. Nagpupugay at sumasaludo kami sa pamilya DCRH kasama ang dalangin na patuloy pang lumakas, lumawak ang naabot at lumawig pa ang serbisyong handog at kaloob ninyo sa kapakinabangan ng bawat Pilipino saan mang dako. Congratulations at mabuhay ang DCRH! Bisyong tapat sa iyo, DCRH! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga isyu at balita kasama si Kuya, Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Francis Tolentino, bumabati ng isang maligayang 85 taong anibersaryo sa DCRH. Sama-sama po nating ipagdiwang ang 85 taon na serbisyong walang kapantay, magbibigay ng tapat na balita at paghahatid ng saya sa bawat tahanan. Sama-sama po tayo ngayon sa 85 anibersaryo ng DCRH. Mabuhay at marami pang tagumpay. Ito po si Senator Francis Tolentino. Scene Zone Season 3 na! From concerts, fan meets, to exclusive interviews, we've got you covered! Every Saturday 12 noon, kasama ang yung showbiz angel Angelica Cosme, dito lang sa DZRH TV! Happy, happy 80th anniversary sa DZRH. Congratulations on this remarkable milestone. Naway ipagpatuloy po ninyo ang paghahatid ng makabuluhan at patas na balita, matapang at nakakaaliw na komentaryo at mga programang talaga naman kapaki-pakinabang sa ating mga kababayan. Sa lahat ng bumubuo ng DZRH at MBC Media Group, congratulations po at mabuhay. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACF. Tulungan at balitaan kasama si Miss May Binahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras natin, 21 minuto makalipas po ang alas 10 ng umaga. Balik po tayo dito pa rin sa ating programang DZRH Operation Tulong. At ngayong umagang ito, alamin natin ha, sapagkat merong pong rally dyan po sa Maynila. Alamin natin ang update ng rally niyan mula kay RH29, Boy Gonzales. Kuya Boy G. Si Maya ay ginda sa humigit kumula sa 3 membro ng Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya o Abakada ang nakipagi ang nagsalusad ng peace rally na isinagawa dito sa Luzon ng Manila. Unang nagtipon-tipon sa Espanya Bolivar ang grupo at nagmatcha patungo ng Mendiola, pero hindi na sila pinayagan na makarating ng Mendiola at nagsagawa na lamang sila ng programa sa Morayta. Panawagan ng naturang grupo na suportahan ang mga programa at polisiya ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isyu ng West Philippine Sea. Igrit nila na dapat tularan ng bawat Pilipino ang paninindigan ng Pangulong Marcos Jr. na tumindig laban sa lahat ng ginagawang pangaharas, pagbubuli at pananakot ng China Coast Guard sa karagatang sakop ng Pilipinas. Ayon na kay sa tagapagsalita ng grupo na si RJ Villena, nararapat lamang na ipagtanggol ang soberenya at teritory ng bansa sa exclusive economic zone kung saan ipaglaban ng karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Kinokondina na rin nila ang illegal na pagpapatupad ng China
ng regulasyon at polisya sa West Philippine Sea, lalo na't labag ito sa pandaigdigang batas. Huli-huli anya silang nanawagan na atin ang West Philippine Sea at kapayapaan hindi digmaan ang nararapat na gawin. Para sa kauna-una ng Ate May, hanggang anong oras daw dyan yung rally? Ang siguro wala pang isang oras ay nagsimula sila kanina pa ng kanilang programa sa Morayta o itong ni Conor Reyes sa street malapit sa Recto Avenue. Hindi na sila pinayagan, Ate May, sa kahit na sila ito BBM, ay hindi sila pinayagan sa Mendiola kasi ang Mendiola ay walang pinahintulutan ng rally. Ayon kay Lieutenant Colonel Romeo Estabillo, ang hepe ng ang ground commander dito sa lugar. So pinagbigyan lang sila ngayon pero walang permit, ano? Tama ba? Wala silang permit at hindi binibigyan ng permit para mag-rally sa Mendiola. Kaya pinayagan naman sila dito lang sa Morayta, sa tapat ng Far Eastern University. Mapayapa naman yung kanilang isasagawang pagkilos at dito sa naturang lugar. Para sa kauna-una sa Pilipinas, si Sir Rich, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa masama tayo, Pilipino. DZR Rich Operation Tulong. Maraming salamat, Arch 29 Boy Gonzales. At bago sa ating pasyente, ayan, tayo po ay magpasalamat sa ating pong mga partner organizers, ano, sapagkat kahapon po ay may bloodletting activity partnership tayo. At syempre, ito ay bahagi pa rin po, ano, ng ating pong selebrasyon ng 85th taong anibersaryo, no? 85th anniversary ng DZRH. Malapit na po this coming July 15. So yung mga activities po, ano, na ating pong nakakaagapa yung ating mga partners ay marami pong ano yan, pagkakataon, ano, hanggang sumapit ang ating anniversary. So kahapon, of course, sa pamagitan po ng Dugong Alay Dugtong Buhay ay ating pong nakasama yung mga triskilyon, ano? Yung mga triskilyon na sabi nga po natin madalas eh sila po yung mga blood donor. So tayo ay nagpapasalamat dahil kahit Happy Father's Day kahapon ay nandyan po yung mga karamihan dyan, mga tatay. O yan, o. Yan yung kanilang preparasyon pagkahapon. But anyway, kasabay nga po ng selebrasyon ng Happy Father's Day, ayan, kahapon ay nagkaisa po, ano, yung mga triskilyon na magsagawa ng bloodletting activity. Kaya bago po mag-alas 8 ng umaga, maaga tayong nariyan yung ating team operation tulong nang simula ng MBD team ng Ace Medical Center Pateros yung pagkuha po ng dugo doon sa mga successful blood donor. Ayan. Kaya ang of course dapat ikaw ang leader, ikaw yung ehemplo, di ba? So, unang-una na kinuhanan ng dugo yung kanilang cluster head ng Taogama Fee, Bagong Bayan, Taguig, si Kuyang Claude Alvarado, na sinundan ng iba pang mga triskelyon. O, di ba? Nakakatuwa. Kaya sabi namin eh, yung mga father, ha, kahapon, nakakatuwa sapagkat sila po ay nakapag-donate ng dugo. No? Nakapag-donate po sila ng dugo. Bahagi po ng selebrasyon na nila yon bilang Father's Day, tas nag-donate pa sila ng dugo. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga blood donor po natin kahapon. Siyempre, kabilang din po dyan sa malaking team ng mga blood donors, yung mga partner din natin dito po sa DZRH Operation Tulong, yung mga drivers mula po sa Move It, ayan, yung mga motorcycle riders. Ayan, marami silang sabay-sabay na dumating dyan kahapon eh. Of course, maraming salamat kay Kuyang 9J Kulitas, ha, ang blood coordinator ng Dugong Alay Dugtong Buhay. And of course, with DADB President Christian Dale Marilag na nakasama din kahapon dyan sa malaking bloodletting activity na yan. Ano? So, at least nakaipon tayo ng dugo sa pamagitan po ng ating mga triskelyon na nagsama-sama po kahapon. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga nagbigay ng kanilang dugo at
nagbigay ng oras para nang sa ganun ay maging makabluhan yung kanilang selebrasyon ng Happy Father's Day. Kaya sabi ko nga, aba, natapat pa talaga kayo sa Happy Father's Day, ha? Kaya maraming maraming salamat, ano, sa team ng Tao Gamma Phi, no? At mga triskel yun po, ano, Bagong Bayan po yan, Bagong Bayan, Taguig. Ayan, maraming salamat. And of course, sa lahat po ng, meron ding mga wifey, mga may bahay kahapon na nag-donate din kasama ng kanilang mga tatay. Oh, kanilang mga husband, syempre. Ayan, so, congratulations at makabuluhang araw para sa mga tatay na nakapag-donate ng dugo kahapon at bilang partnership po ano natin sa Dugong Alay, Dugtong Buhay, na talagang sipag ding gumawa po ng mga bloodletting. Kaisa po ang DZRH Operation Tulong sa mga ganito pong activity and of course advocacy. Dahil kailangan po. Dami nangangailangan ng dugo ngayon, mga kaibigan. Ang dami naming mga request for blood. Kaya tayo po ay patuloy na nagsisikap na makaipon ng dugo. Ayan, okay. Maraming salamat sa lahat po ng mga nag-donate. Thank you very much. At syempre, Dugong Alay, Dugtong Buhay at sa mga organizer, no? Tao Gamma Phi, Bagong Bayan, Taguig, ano? At syempre, mga triskel yun. At saka yung Move It. Ayan, dami nila dyan na nag-donate kahapon. Mga kaibigan, 29 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Standby lang po, ha? DZRH Operation Tulong. Ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balik kintabang sahig. Star wax, star wax, wax. Kintab na to the max. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang mahapit, madikit, at malupit na tumikmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon, hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Alamin kung paano sumali sa ACS Illones. ACS Illones. Isulat ang iyong pangalan, edad, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit, at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Action Radio, and Radio Natin. May weekly draws na, may grand draw pa! Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabgon. Pwede kang maging Submission of entries is from April 7 to July 12, 2024. Grand draw is on July 20, 2024. See posters for details. Promo period is from April 7 to July 12, 2024. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-187087. Series of 2024. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, iwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. BM Extraordinary with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, dito ko believe.
mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Naging malaking parte ang DZRH no, sa buhay ko bilang isang journalist. Kasi nagsisimula pa lang ako, fresh grad pa lang ako noon. Nakikinig na ako sa DZRH hanggang sa nakapasok ako at nakapagtrabaho. So ang daming mga lessons, ang dami kong mga na-meet na tao. And professionally speaking, nag-grow din ako dahil marami ang nagturo din sa akin. Nagbigay ng oras at panahon nila para maging responsable at maging, sabihin na natin, competitive journalist tayo sa mga panahon na to. Happy 85th anniversary DZRH. Ako po si Karen Ouyong. Maraming salamat po. Pisyong tapat sa iyo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga isyu at balita kasama si Kuya, Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Bago pa lamang ako sa industriya at masasabi kong maswerte ako na DZRH ang kumupkop sa akin. Dito nakita ko agad tulungan at balitaan kasama si Miss May Binahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras natin, 34 na minuto makalipas po alas 10 ng umaga, standby lang. DZRH Mas Malakas Online, standby! Ngayon punta muna tayo sa ating pasyente, no? Ang ating pong pasyente ay si Ate Carmela Rucodon Feniz. Siya po ay merong pong CKD5, ano? Chronic Kidney Disease, ano? Yung kanya pong sakit. At ang kanya pong ospital kung saan siya lagi-laging nagpapagamot ay dyan sa National Kidney and Transplant Institute, NKTI. October 2019, nang malaman ano, na may CKD po, no? Again, chronic kidney disease. Ito pong si Ate Carmela, nang manganak po siya sa kanyang bunsong anak, no? Sa kanyang bunso. At kasabay po ng pagkakaroon niya ng tinatawag na eclampsia. So pagkalipas daw po ng isang taon, nalaman ng pamilya na meron na siyang CKD. Ayan. At doon na pagdesisyonan na ipadialysis na si Carmela hanggang umabot nga sa stage 5 ano, ng CKD, yung kondisyon po ano, ng kanyang sakit sa kidney. Kaya ngayon po ay ongoing yung dialysis ni Ate Carmela. Tatlong beses kada linggo na nagsimula po September 2020. So 4 years ago. At na-confine po siya nito pong June 4 dyan po sa NKTI dahil nagkaroon po ng komplikasyon. And then na-reschedule din yung dapat ay operasyon niya dahil po sa pagtaas daw ng potassium. So ang lumapit po dito sa Operation Tulong ay ang kanya pong butihing ina, si Nanay Mercelita Codon, no? Yung nanay po ni Ate Carmela. So lumapit po rito, halamin natin ang idinudulog po ni Nanay Mercelita. Nanay Mercelita, magandang umaga po. Good morning. Nanay Mercelita? Po. Magandang umaga po. Ano pong tawag sa inyo? Nickname nyo, Mercy? Mercy po, ma'am. Nanay Mercy. Opo, Nanay Mercy po. Nanay Mercy, ilang taon na po kayo? 54 po, ma'am. 54? Aba, bata pa. Opo, ma'am eh. Bata pa ang Nanay Mercy. Lulaw na po, opo. Oo, pero ilan po bang anak ninyo? Bali, tatlo po sila, ma'am, puro babae. Tatlong Maria. Opo. And then si Ate Carmela. Si Carmela yung pangdalawa po. Nasa gitna. Nasa gitna po siya. Oo, tapos si Ate Carmela, ilan po ang anak? Tatlo din po, ma'am. Tatlo din. Isang 13 years old. Mm-hmm. Isang 8 years old at saka 4 years old. 4 years old. Opo, oo, ma'am. Kumusta po si, nasa kapiling po ba ninyo si Ate Carmela?
Nasa... Opo, ma'am. Nasa, ano po, nasa baba po siya, ma'am, kasi nasa rooftop. Kumahina po ang root signal po, ma'am. Ah, may hina ang signal. Oo, pero kung... nandyan po siya, ma'am. May schedule siya ngayon for dialysis. Ngayon pong araw? Kaso po siya, opo. Ah. 3 times a week po yung dialysis niya, ma'am. Sino po ang kasakasama ni Ate Carmela pagka po nagpapadialysis? Yung pong bunso po niyang anak, ma'am. Yung bunsong anak. Oo, kung sino po yung may bakante na ano, pag walang pong pasok, ang mga bata po ang nag, ano doon, kasama niya, minsan po ako. Opo, at yung mister niya may trabaho? Nagtitinda po ma'am sa palengke ma'am. Ah, okay. Meron po silang ano, konting hanap buhay kasi mahirap naman po ma'am na ihinto para alalayan siya kasi doon lang po sila kumukuha ng pang-araw-araw po. Opo, tama naman. Tapos opo. Ito pong, pero yung tatlo yung anak, lahat sila may kanya-kanya na pong pamilya? Opo ma'am, may kanya-kanya na po sila. Mm-mm. Yung tatlong opo. Maria, so, ilan ang apo nyo? Opo, opo. Ilan na po apo nyo lahat? Bali, 6 na po sila, ma'am. Eh. 6 na. Ayan. Opo. And then si tatay po, si mister? Opo, nagtitinda po. Ay, nasa market po. Sa collector po siya. Ayun. Ayun, kahit papano at least, ano, merong mga opo. Source of income. Opo. At ang mga, po yung ang mga kapatid niya, nakakatulong po ba? Pagka, opo. Kasi medyo... Kahit pa paano, share-share na lang po, ma'am. Pero yun nga po, talaga ako po, hands-on po ako talagang naglalakad po para po sa mga medisina niya, sa laboratories niya. Opo. Sa kanilang tatlong magkakapatid, si Ate Carmela lang ang may ganitong kondisyon. Opo, ma'am. Yung, opo, meron po, ma'am. Tapos, yung panganay ko rin po, ma'am, yung po sana magdo-donate sa kanya sa kidney, ma'am. Okay. Kaya po, ang nangyari po, meron din po siyang baling kidney stone. Mm. So, hindi po siya pwedeng i-qualify sa donor. Opo. So, ibig sabihin, ano pong paliwanag ng doktor? Kasi ang bata pa rin nitong si Ate Carmela, 32 yeah. years old, na umabot nga dun sa CKD5. Hindi naman yeah, siguro na. Dahil dun sa panganganak. Opo. Or pagbubuntis. Bali po, opo. Bali po kasi ma'am, maliit pa po siya hanggang sa nagdadalaga. Meron po siyang UTI ma'am. Okay. Ginagamot naman po namin. Mm-hmm. So, nag-aaral si Carmela, siguro hindi rin naman namin ano na kung anong kinakain. Nasa kinakain daw po yun. Mga noodles, mm-hmm, soft mm-hmm. drinks, ganun. Mm-hmm. Mga junk food. Opo, opo. So, ang yung UTI niya, continuous pa din. Mm-hmm. So, nung ano ibig sabihin yung UTI hindi na ipagamot or medyo nakalig? Naipagamot naman po ma'am kaya okay. lang on off siya ma'am. On off tapos nung nagbuntis siya ang UTI siya nawala na yung UTI niya bumalik eh nung nagbuntis po siya na UTI na naman din po so nang nanganak siya ng panganay ganun din po pero wala pa po siyang CKD ano lang po yung UTI din po ang problem. So, nagamot na naman po. Every time na magbubuntis siya, ma'am. Ganon. Parang doon nag-trigger sa itong pangatlo niya, doon nag-trigger yung kanyang panganganak. Yung UTI niya, naipaliwanag po ba ng doktor na bakit parang nag-continue sa kanya at hindi yun gumaling? Napaliwanag naman po ni Doc. Kaya lang po ang... Ano daw pinanggagalingan? Nagamot naman po, ma'am. Kaya lang nung nanganak siya, nag-high blood po siya, ma'am, eh. Kaya... Nag-eclam siya. Nag-high blood siya. Parang maglilibor na. Bigla pong nag-high blood. Mm-mm. Kasi ang bilis na tinamaan yung kidney. Yun nga po. Grabe yung tama. Kasi para mag-dialysis ka ng 3 times a week, tapos nag-CKD5 agad, ang bilis. Mm-hmm. Kumusta naman po siya ngayon? Kumusta si Ate Carmi ba? Carmi? Carmela. Pero anong nickname opo. Niya? Kami. Si Ate opo. Kami. Kumusta naman opo. Po siya ngayon? Kumusta naman? So far, ma'am, okay naman siya. Nung last po, na-confine po siya sa NQTI for operation po. Sana po, mm-mm. dahil sa thyroid niya, yung parathyroid niya, operahan. Okay. Kasi, oo. So ang kasi operasyon niya pala... Operasyon na daw yun, ma'am.
Oo. So ang operasyon niya thyroid, pero sa yung kidney, may ano ba? May recommendation ba for kidney transplant si Opo, Carmela? Opo, ma'am, meron po, ma'am. Kaya nga nag-work up po kami sa kanya ngayon, ma'am. Eh. Oo. So gagawin pala 'yun. Kaya lang yung kapatid niya na dapat, may problema naman din. Opo. Nung una po, ma'am, yung father niya ang magdo-donate. Eh. Kaya lang nagkaroon din ng protein yung ihi niya. Mm-mm. So, hindi din siya qualified na mag-donate. Mm-mm. So, pangalawa rin yung sa anak ko Apo. Na merong kidney stone. So, ang sabi ng doktor, hindi rin daw pwedeng mag-donate. Apo. Ano po, kumusta si ano ang acceptance ni Ate Carmela dito sa kondisyon niya ngayon? Nung una po, ma'am, ano, hindi po namin matanggap. Eh, siya po? Siya mismo? Opo. Parang, ano, stress po kami lahat. Buong pamilya po. Mm-mm. Oo, pero pinagdasal po namin na sana po, tanggap naman din po namin. Oho. Kaya lang, yun nga po, yung hirap ng buhay, yung, ano, financial, paggamot niya, stress po siya, ma'am. Kahit lahat buong pamilya po. Bago po ba siya nagkapamilya? Anong nagtrabaho ba si Ate Carmela? Ano po? Nag-aaral po siya, ma'am, eh. Tapos nag-asawa, nagkaroon din po sila, nagtitinda po sila sa palengke, ma'am. Mm-hmm. Yun lang po yung pagkahanap buhayan nila, yung pagtitinda nila ng balot-balot na kamatis, nung umpisa, kalamansi, mga ganun pong paninda nila sa ano, ma'am, sa palengke nung umpisa po. Oo. Pero ang mahalaga, mahalaga Nanay Mercerita, Nanay Mercy, lahat kayo all out support sa kanya, the whole family. Opo. Hindi mahirap kahit, 'yun. Oo, tulong-tulong ho kami. Pagka po nakakausap niyo siya dun sa lowest moment niya, panigurado ikaw ang kausap bilang nanay ni Nanay Mercy, ano? Opo, ma'am. Ano ang mga sinasabi niya sa iyo? Yung minsan kasi, ma'am, kahit ngayon, inaano ko lang sa sarili ko na kaya ko, pero minsan may point din na nahirapan ako. Pero hindi ko pinapakita yun sa anak ko. Pinapalakas ko po ang loob niya. Mm-mm. Alang-alang po sa mga apo ko. Mm-mm. Pero nakita niyo na siya na nawalan ng ano, pinanghinaan ng... Oo, ma'am. Mm-mm. Lagi po, nangihina siya nanay, parang hindi ko na kaya, lalo na pagka inatake siya ng panghapo. Mm-mm. At on-off po siya sa hospital, nangihina na rin po. Lalo na pag minsan po, galing sa dialysis, hinang-hina po siya. Awang-awa po ako sa anak ko. Kaya lang po, nilalakasan lang po namin ang loob. Oo. Hindi namin pinapakita sa kanya na sabayan namin siya sa panghina. Kasi po, lakas lang. Andyan si God. Ang husband niya, kumusta naman? Opo. Yung husband niya, kumusta naman ang pag-ano sa kanya? Pag-aalaga. Alin po, ma'am? Yung husband niya, kumusta ang pag-aalaga? Yun nga po, yung husband niya, kami po, tulong-tulong. Kaya lang sabi ko, may pang-araw-araw tayong gastusan sa mga bata, sa bills natin. Mm-mm. So, yun, siya po ang tagabuhat minsan, ma'am. Ang palakas ng loob mo talaga yung sa asawa niya. So nakaalalay ito din talaga. Tumulong sa kanila. Oh, nila kayanin, ma'am. Oo, pero nakaalalay ang husband kahit na anong hirap. Oo, kasi siyempre ang kailangan ni Ate Carmela, atensyon eh. 'Di ba? Pang-unawa. Oo. At ang atensyon namin nakatutok sa kanya, ma'am. Yung mga bata po, yung mga anak. Opo, ang mga bata po, naiintindihan na nila. Minsan wala na po silang hilig, ma'am, sa Diyos kundi pagalingin yung mama nila. Minsan, sa apo na lang po kami kaya, ma'am, kasi yung bunso niya, wala pong kamalay-malay na ba't ganun yung mama niya, may sakit. And yun na lang pinagpipray niya kasi lagi niya papadisos, pagalingin niyo pa yung mama ko. Mga ganong ano, ma'am. Kaya minsan, umaano rin yung feelings namin. Sabi ko, lakasan lang ako ang loob natin. Yung mga bata, wala na po kaming hinihingi kay God kundi yung papagaling niya. Mm-hmm.
Oo, ang mahalaga makita niya kayo laging masaya. Opo, nandiyan po kami. Suporta po kami sa kanya. Pati ang mga bata, parang dapat walang puwang ang kalungkutan pagka ganito ang kondisyon. Ano? Kaya minsan dumarating na may time din po na nalulungkot kami. Bakit? Mm-mm. Sa kanya pa. Mm-mm. Pero hindi namin pinapakita sa kanya para gusto po namin lumakas yung loob niya, ma'am. Oo. Laban lang po, laban. Pati si tatay, pati si mister ninyo. Opo, laban lang po. No, kasi right now, siya lang ang may sakit sa pamilya kung tutuusin, ano? Opo, na ganito ako kahirap. Po, mm-hmm. Diabetic din po ako, ma'am. Eh. Mm-hmm. Opo, diabetic ako, ma'am. Nag-i-insulin na po ako. Ah, okay. So, napakahirap sa parte niyo, no? Oo. Kayo bilang nanay. Opo, ma'am. Nag-i-insulin ako, pero ang priority ko po yung anak ko po, ma'am. Ay, magpapalakas ka, nanay. Ha? Opo. Magpalakas. Po. Ingatan mo lalo sabi ang katawan lahat mo. Ng tulong. Tulungan niyo na lang yung anak ko. Kahit ako, hindi na. Oh, pero continuous naman ang insulin mo, ha? Hindi opo, ka, continuous, ma'am. Oo, mahalaga po yun. Continuous pati ikaw yun. Ikaw na pinagkukuhanan ng lakas, dapat mas malakas ka talaga, na Nanay po, Mercy. Ano po? Kasi opo. Medyo iba yung condition talaga pagka lifetime, ano? Yung magiging gamutan ni Ate Carmela, lalong-lalo opo. Na may mga anak pa. Opo, maliliit pa po yung mga anak niya. Mm-hmm. Kaya minsan, ma'am, dito na lang ako pag nakita ko yung anak ko, mga apo ko, nilalakas ang panglob ko kahit ako may nararamdaman, hindi ko pinapakita sa kanila yung... Mm-hmm. Kasi ganun siguro talaga yung unconditional na pagmamahal natin sa mga anak. Opo. Yung di bali ng huwag na tayo, huwag na sayong magulang, basta yung mga anak, hanggat maaari, sila na lang. So kapag ganyan na pinanghihinaan si Ate Carmela, ikaw ang nagpapakitang malakas ka. Hindi mo pinapakita na pinanghihinaan ka, nanay. Opo, tama po. Hindi ako nagpapakita na nanghihina na rin ako. Malakas ako. Mm-hmm. Pero yun nga, tago nga lang din po yung minsan nanghihina ako. Hindi ko yung pinapakita sa anak ko kasi gusto ko sa kanya. Ilaban niya yung sakit niya. Yes. Mm-mm. Eto pong June 4, na-confine po pala siya. Kumusta naman siya after nung June 4? Kasi ano nagkaroon ng komplikasyon po. Ano po yung komplikasyon? Yung tumaas po yung potassium niya, ma'am. Potassium. Mm-mm. Oo, tapos yung calcium naman niya, sobrang baba. Mm. So ngayon, okay naman na siya? Oh, so far, ma'am, okay na po siya. Magpapa-schedule naman po niya ng Dialysis. Tapos yung kanyang parathyroid niya na operasyon din na dumarating. Uh-huh. So ngayon, ano po ang may paglilingkod ng operation tulong, Nanay Mercy, para kay Ate Carmela? Yun nga po, mamingi po sana ako ng tulong sa mga mabubuting mamamayan. Natulungan niyo po yung anak ko. Kailangan po namin ng laboratory. Medicine po at dialysis niya. Mm-hmm. Tsaka po, nag-work up na po kami for transplant po sa kanya. Mm-hmm. Napakalaking tulong po sa inyo na humihingi kami. Yung, po, yung transplant niya sa NKTI po? NKTI din po. Mm-hmm. Okay. Doon po kami kumukuha ng gamot niya. Oo, may quotation na po ba? Magkano aabutin? Meron po, ma'am. Kumuha na rin po kami ng magkano aabutin daw ang transplant? Kasi nag-social po kami, ma'am. Kailangan po ng yes. 650. Mm-hmm. Tapos, pumasok kami sa social, ma'am. Kailangan namin ng perang 300,000 for assurities. Oo, para ipauna. O, pauna. Nakaipon na po kayo sa mga paglakad-lakad ninyo na mga guarantee letters. Wala pa po, ma'am. Yun nga po yung mingay ako ng tulong eh. Oo. Siguro masimulan nyo na. Oo, masimulan nyo na. Opo, nasimula na po kami. Sige po. Yun nga po. Hingi tayo ng tulong sa ating mga kababayan. Manawagan ka, Nanay Mercy. Go ahead. Okay. Nananawagan po ako sa mga mabubuting tao po na tulungan niyo po kami na makalikom po ng pan-transplant po sa anak ko po. Para po madugtungan po yung buhay. Alang-alang po sa apo ko, mga apo, maliliit pa yung mga anak niya. Pasensya na po kung ganito po yung emosyon ko kasi parang naiipon po yung mga stress sa akin pag may nakausap ako ganito.
humihingi po ako ng tulong sa inyo para kawan niyo na po. Mm-mm. At tulungan niyo po ang anak ko. Sige, Nay, huwag ka nang iiyak para hindi ka ma-stress, Nay. Huwag ka nang iiyak. Siguro, mamaya makausap ka namin para kung paano mo gagawin yung mga paglapit, ano, doon sa maaring maka... Kasi marami tayong mga pasyenteng ganyan na nakagawa ng paraan at nakaipon. So, para nang sa ganun, ito, para merong kang pandagdag, bigay po namin sa iyo, no, ang 2,000 pesos mula kay Senator Lito Lapid. Ayan. And then another 2,000 2,000 pesos mula sa ating mga sa ating anonymous pala, anonymous generous donor natin. Ayan, ayaw po magpakilala. So para may, kung meron kayo agad na paglaanan, ay ibibigay po namin sa inyo yan. At doon sa mga gusto pong tumulong para kay Ate Carmela Fenis, pwede po kayo magpadala sa 0968-713-4445, 0968-713-4445. At ano po bang account niya, if ever doon sa mga gustong tumulong directly kay Ate, ano, Ate Carmela, nanay, meron ka bang hawak? Sa ano po, sa... cellphone po niya, ma'am? Ay, hindi, hindi. Yung, meron ba siyang bangko or Gcash para doon sa kanyang paghahanda para baka merong mababuting kalooban, makapag-share para sa kanyang... Doon na lang po sa asawa niya, ma'am. Oo. Sige po. Gcash. Kasi po, wala po kasi ako makinig po kasi marunong mga ganun. Ah, sige po. Di bale, dito na lang po sa amin sa DCRH Operation Tulong. Ano po? I-send ko na lang po, ma'am, kay Ma'am Jenny. Sige, kay sige. Ma'am Jenna, okay, sige. Gcash po niyang number po, ma'am. Okay. Sige, nanay. At doon sa maaaring tumugon, pakilagay lang po ang pangalan, Carmela Fenis, ano? Para sa 0968-713-4445 ang Gcash account ng Operation Tulong sa pamamagitan po ni Mabel Arrive. Okay, nanay? Nay, magpalakas ka, ha? Magpalakas po kayo at kailangan kayo ni ano, ni Ate Carmela. Nanay? Nawala na si nanay. Okay. Si Nanay Mercelita Codon, ang nanay po ng pasyente nating si Ate Carmela Codon Fenis ng Malinta, Valenzuela City. Babalik po tayo at meron na lamang tayong 7 minuto, alas 11 na po ng umaga. DCRH Operation Tulong. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baja, Lunes hanggang Biyernes. I send my warmest greetings and heartfelt congratulations to DZRH as you celebrate your 85th anniversary. 85 long years is such a feat because aside from the fact that you have made it this far, you have consistently done what you do best, a trusted source of news and information to all of our countrymen anywhere in the world. Bilang isang dating mamamahayag, malapit sa aking puso ang mga ganitong pagkakataon. Nakakatuwang isipin na sa mga nagdaang taon na natiling isang matatag na haligi ng Philippine media, ang DZRH na sa kabila ng modernong panahon ay hindi na bago ang matibay na pundasyon ng inyong organisasyon. Ang responsable at maayos na pamamahayag at masisipag at magagaling na staff at crew ng inyong stasyon. Alam kong marami pa tayong pagsasamahan, kaya sana'y panatiliin ninyo ang inyong kahusayan at integridad para mas maraming Pilipino pa ang inyong masaservisyuhan. Muli, happy 85th anniversary, DZRH. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baja ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Siguro isa ako sa mapalad na nilalang dahil naging bahagi ako ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas. Iba kasi ang dating kapag sinabi mong nagwo-work ka sa DCRH. Ang DCRH din ang humubog sa akin para magkaroon ng personalidad, maging madaldal, ng tiwala sa sarili, at maging professional sa trabaho. Ito rin ang naging daan para makilala ko ang malalaking personalidad sa politika at sa gobyerno. Kasi sa trabaho kong ito, hindi lang mga opisyal sa gobyerno, mga senador, congressman, minsan pati presidente ay nakakausap ko, at saka nakakabeso-beso ko, at saka nagkakaroon din kami ng mga picture taking. Ayan, masasabi ko isa ako sa mapala dahil yung mga malalaking personalidad ay nakilala ko. Ako po ang yung pambansang tita, Tita Ems Malu Cabral ng Tita Ems Magazine. Inuulit ko po, happy 83rd anniversary, DCRH. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan, live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital, kasama sinalakay Deo Makalma at Elaine Apit, araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Congratulations sa 85 taon DZRH. Kahanga-hanga ang inyong dekalidad na paghahatid ng balita, impormasyon at serbisyo para sa ating mga kababayan. Nais ko rin gamitin ang pagkakataong ito upang pasalamatan kayo sa inyong walang sawang suporta sa mga adikain ng inyong lingkod. Senator Win Gatchalian, I wish you more success. Muli, happy 85th anniversary. Mabuhay ang DZRH. Panalo natin ang Pilipinas. Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Matchpoint Season 3, tuwing Sabado, 12:30 na tanghali sa DZRH TV. Si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng Linggo. Huwag kaligtaan! Reach Operation Tulong. Eto na ang DZRH Mas Malakas promo online. Sagutin lamang ang tanong ng ating announcer sa live Facebook page ng DZRH at instant merkang 500 pesos na premyo. Ready? Makinig mabuti. Eto na! Eto na ang tanong. Anong istasyon ng radyo sa Pilipinas ang nagdiriwang ng ika-85 taon? Kauna-unahan at nananatiling number one dahil una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sagot na po, now na! Ayan, kaya dapat na-share nyo ating program para manalo ng instant pa-premium mamaya lamang. At ngayon magbibigyan, punta muna tayo sa ating mga balita. 300 sako daw po ng basura nakuha ng BJMP na botas at iba pang ahensya sa ikinasang cleanup drive. Alamin natin ang detalye niyan mula sa Nabotas City RH 23. Edwin Duque, Edwin.
Sabang Space sa pagdiriwang ng World Ocean Day Environment Month 2024 at 13 BJP CRS Month na may temang nagkakaisang kawanihanap pabayanan tungo sa bagong Pilipinas. Iginasahan ng BJP na butas ang clean up drive sa pamumuno nito si Chief Jela Warden Lucky Junisio, ang City Warden na sa isang coastal clean up drive sa B Cruz Street sa tanding dagat sa Tangos North sa nabutas. Ang clean up drive umano ay isang collaborative event na dinalohan din ito ng iba't ibang local government unit, ang mga community members, kabilang na rito City Environment and Natural Resources Office, ang PNP, may dumala rin taga PNP, Bureau of Protection, Philippine Air Force, mga estudyante, kabilang na ito sa paglilinis sa Estero Region ng Naputa City. Sama-sama na ito at nakapangulikta ang BJMP sa pangunan nito ng 300 sakong solidong basura na nagpapakita mo na ito ng pinag-isang na pangako sa pangangalaga sa kapaligiran at proteksyon ng mga marine ecosystem. Ito ay sa mandato pa rin mano ng DOJ na linisin, alagaan ang karagatan upang may malinis na hangin na malangap ang mawayan, lalo na dito sa bahagi ng Naputas sa tinatawag na Manila Bay, na kung saan ay araw-araw na nagsasagawa ng paglilinis, hindi lang ng BJP, maging ng iba't ibang ahensya. Wala pa rin dito sa Naputas ang Parisares 23. Erwin Duque, tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, R23 Edwin Duque. Samantala, mga opisyal at miyembro ng Employees Association ng PTB4, nagsama-sama daw po para magbigay suporta ha, dun sa sinibak nilang General Manager. RH5 Val Gonzalez, sa detalye, Val. Mary, lumabas sa isang press conference sa mga opisyal at miyembro ng PTB Employees Association o PTEA para makiusap sa panasin ng Malacanang na ibalik sa pwesto ang tinanggal na si PTB4 General Manager Ana Puod. Sa official statement ng PTEA na binasa ng kanilang board of director na si Irene Borja, sinabi ng asosasyon na maayos ang nagiging pamamalakad ni Puod sa network at umaakto ito sa kapakanan ng mga empleyado at pagsuporta sa kanilang mga inisiyatibo. Inisa-isa ng PTEA ang mga nagawa ni Puod sa maikling panahon ng pamumuno nito para mapabuti ang kalagayan ng PTB4 at ipatupad ang mga kinakailangang pagbabago sa government TV network. Si Puod na isang veteranang mamamahayag ay tinalaga sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isang taon na ang nakalilipat kabilang sa mga nagawa nila nitong si Puod sa PTB4 at pagdoble ng bilang ng mga programa na kasalukuyang OBR sa estasyon, ang pagbaba ng replay rate sa 19%, ang pagtaas ng network reach to hanggang 242%, ang paglulunsad ng Congress TV, isang digital free-to-air channel para sa content ng Kongreso, at ang eSport National Competition Unity League at ang PTB eSport Channel na nagawa sa ilalim ng pamumuno ni GM Ana Puod. Sa ngayon ay umaasa ang PTEA na ang Malacanang sa pamamagitan ng Presidential Communications Office o PCO ay babawiin itong desisyon at maibalik muli sa pwesto si General Manager Ana Puod. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ako naman Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo. Thank you, Val. Punta naman tayo sa Ninoy Aquino International Airport. Yung pagdating po ng 21 Pinoy seafarers, ano? Ayan, inaabangan po yan. Yan po yung mga namatay sa sunog sa Kuwait, eh. Alamin natin, RH27, no? Che Kakas, no? Che? Okay, dumating na dito sa NAIA Terminal 3 at matataas na official ng Department of Migrant Workers sa maging Department of Health at OWA. Ako na pumasok kanina dito sa NAIA 3. Kaya DMW Secretary Han Leo Kapdak at iba pa, 11:30 ngayong umaga, inaasahang ang pagdating ng 21 na Pinoy seamen na kasama doon sa MV Tutor na inatake ng rebelling Hote na kamakailan. Sasalubungin ni Secretary Kapdak ang kanilang pagdating dito sa airport. Isang press conference naman ang ikakasanan na malaman ang tunay na naranasan nila sa insidente sa Hote. Lahat ko na lang sa Pilipinas sa DCRA, sa Kosina, di kakasunduloy na pagbabalita, tuloy-tuloy servisyo, sama-sama tayo. Metro.
Metro Manila ngayon. Mga balita sa Metro Manila ngayon. Kyle Bulyas, magandang umaga. Good morning, Miss May. Narito na mga balita sa Metro Manila ngayon. Nagsagawa ng declogging activities ang lokal na pamahalaan ng munting lupa sa ilang barangay sa lungsod, partikular na sa Espela Street sa Barangay Poblacion. Nakatakda pa magsagawa ng paglilinis ng mga baradong kanal sa Barangay Alabang at Sukat bilang bahagi na paghahanda ng lungsod sa panahon ng tag-ulan. Sa iba pang balita, mas pinaigting pa ng lokal na pamahalaan ng Taguig ang pagpapatupad ng Comprehensive Smoke-Free Ordinance. Isinagawa ito sa pamamagitan ng pagtatanggal ng mga signage na nag-e-endorso ng paninigarilyo sa mga establishment at mga tindahan. Bukod dito, nagpaskil din sila ng mga anti-smoking stickers sa mga pampublikong lugar at transportasyon, gayon din ang pamamahagi ng pamphlet sa mga mamamayan tungkol sa panganib na dala ng paninigarilyo. Samantala, magsasagawa naman ng Consumer Bazaar ang Makati City sa City Hall Quadrangle sa Barangay Poblacion sa Hunyo at 18. Tampok dito ang mga mura at dekalidad ng mga produkto para sa publiko na nais makapamili kung saan bukas ito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Mula sa kaunanan sa Pilipinas, DZRH, ito si Kyle Bulya. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Metro Manila ngayon! At ang ating winner para sa ating DZRH Mas Malakas Online, sumagot siya ng DZRH, congratulations, nanalo ka ng instant 500 pesos, Mary Joy Almendras mula sa Tanawan City, Batangas. Congratulations! DZRH, 85th Anniversary Countdown. Narinig mo na ba ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan ang tinig ng asul, pula at dilaw? Dahil malapit na ang ingrandeng pagdiriwang ng kauna-unahang radyo sa bansa. Sa panibagong yugto ng ating himpilan, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasya ng DZRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. 28 days na lang at muli tayong magsasama-sama sa 85. Sa isang adhikain, sa isang tungkulin, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa DZRH, ako po si May Binauhan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalik po ako mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Susunod na po, inaabangan yung drama Love Story, ikaw lamang sa buhay ko.